Greetings mga kababayan! Ito po si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay huwag niyong maituring na isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Marami pong salamat. Ang ating pong topic sa usaping ito ay may kinalaman sa mga napakaraming katanungan na tatanggap natin kung ano daw nga ba ang requirements doon sa pagpasurvey ng lupa. Okay? Tulad na ating nabanggit pa no, nung unang mga videos na ating na-produce, no? Ang pagpapasurvey po ng lupa ay maraming purposes, no? It could be for purposes na magpatitulo kayo or magpa-subdivide kayo ng property, no? Or it could be na nagkaroon ng conflict, overlapping ng inyong property doon sa karating na landowners, no? Kaya upang ma-resolve ito ay nagpapasurvey tayo. Depende sa, ang tawag po nito ay relocation survey. Or it could be a subdivision survey or lot plan para mapaghati-hati sa kabuuan yung property. Or it could be a consolidation survey para yung pagmayari ng isang lupa na sa isang karatig lang, may titulo, ay ipa-consolidate into one title. Okay po. Now, basic requirements lang po ang kailangan, halimbawa kung kayo magpa-survey. Of course, natural po yun. Na pag magpa-survey po tayo, number one, we have to deal with the licensed geodetic engineers or licensed surveyor. Preferably, mas mabuti kung accredited po yung ating geodetic engineers or ating licensed surveyors with the Land Management Bureau ng ating DENR. Okay po? So, basic po yan. Then, another requirements na dapat internal ninyo is, of course, nag-exert na kayo ng due diligence, no? Upang malaman ninyo kung sino ba yung kausap ninyong geodetic engineer. Ito ba may license ba ito? Yung experience niya, yung kanyang reputation as a professional, kung ayos ba, no? At pag nag-okay na kayo, they should agree na kung magkano ba yung fees niya, no? Professional fees niya. At lahat pong ito, mga terms and condition, kailan mag-umpisa, kailan matapos, ano yung kanyang ibang obligation pa, no? This should be in writing. Okay? Now, assuming, again, that all these are in place, may kasulatan na kayo, may contract na kayo, then, ano ba ang dapat pang gawin? Okay? Normally po, pag kayo ay nag-commission ng isang o nagtalaga ng isang geodetic engineer to undertake survey, may mga forms po rito na pipilapan. Of course, na yung ating geodetic engineer nakakaalam dito, but normally this is what we call authority to conduct survey. Okay? So dito po nakalagay po either yung may-ari nagbibigay ng written authorization, sulat na ina-authorize na yung kanyang geodetic engineer mag-conduct na survey, and then in turn naman yung geodetic engineer magpipilap na po na siya mga forms doon. Okay? Then kinakailangan din po na kung ang purpose ninyo is kung kailangan din ang kopya po ng inyong titulo, no? Yung iba, kinakailangan yung certified true copy. Yung iba naman, okay lang pag photocopy yung ibibigay. No? At saka, latest tax declaration certificate ng lupa. Okay? Ngayon, kung ang naging basihan na po later on is nagkaroon ng bilihan ng lupa, eh, siyempre po, copy po ng deed of sale. Kung nagkaroon po ng donation, edi copy po ng deed of donation. Oh, kung nagkaroon man po ng
extrajudicial settlement of estate, yung copy po noon. So any legal documents that either transmit or transfer the title or the ownership of the property na ginagamit, no, tulad ng nabanggit natin sa taas, that could also be required, no, doon sa mga pagpa-survey. Another is you could be required to secure a clearance from the department, from the court, from the regional trial court, na kung saan sinisertify po ng korte na yung lupa na pinapasurvey ninyo ay hindi po subject ng litigation. Wala pong, ay hindi po, hindi siya, walang kaso, kumbaga. Okay? At kung mayroon man, di sasabihin din doon. Okay? Then, in certain cases, nire-require din po na kumuha kayo ng certificate sa barangay na yung lupa na pinapasurvey ninyo ay hindi po subject sa mga pending na mga pag-aaway, no? May nag-claim sa barangay, you know, pinag-awayan yung that property, no? So, and then in certain areas, depende din po sa location ng inyong lugar, no? Ay kung nasa munting lupa kayo area, no? You could be required to get a sort of a clearance from the yung Laguna Development Authority, no? Sa kanilang office, no? Now, basically these are the basic requirements po, no? Para magpakanda kayo ng survey. Okay? Ngayon, may nagtatanong again, ito'y paulit-ulit na natin ding sinasagot po ito. Magkano daw po ba ang babayaran sa survey? Alam mo, kung napapansin po niyo sa mga kasagutan natin, paulit-ulit ko na po itong nasasagot, no? But again, to reiterate, okay, yung professional fees po ng surveyor, wala po tayong sa poder na mag-determine po noon. Depende na po yan, again, sa inyong usapan. Depende yan sa reputation ng inyong surveyor. Of course, papasok na naman dito yung mga ibang dynamics, katulad ng gaano ba kalaki yung property. Okay? Gaano ba kalayo ito doon sa office ng surveyor o kanya pinanggagalingan? Okay? At mahirap ba itong puntahan? Okay? Ano ba yung terrain nito? Ito ba yung terrain ba nito ay madaling magpasurvey? Ito ba plain lang o mayrami ba itong mga burol o mga hills na mahirap magpasurvey? Okay? O ito ba ay, yung area ba niya is safe ba dito? Wala ba mga security issues? Okay? So kung ito ba ay nasa syudad at maaring ang accessible ito kasi nasa syudad lang, pero yung area naman po pala ay mahirap mag-survey kasi dikit-dikit po ang bahay doon at kuminsan mga informal settlers pa ang nandun o squatters at napakadelikadong pumunta doon at kailangan pang may police escort bago makapasok sa loob. Sa all this, no, will contribute doon po sa cost ninyo ng pagpa-survey, no? So balik again po tayo doon sa aking naging kasagutan na po ay yung magkano ang pagpa-survey, depende po yan sa inyong maging usapan ng inyong geodetic engineers. Okay? So, in a nutshell po, yun po mga basic na requirements. Now, the Land Management Bureau reserve the right to require you more to submit, no, further documents. Kaya kung minsan dito po talaga nagkakaroon ng problema. At kadalasan, sinisisi either yung geodetic engineer or sinisisi yung Land Management Bureau kung bakit daw natatagalan ma-release o matapos o ma-approve yung pagpa-survey. Kaya palagi natin sinasabi na i-comply po ninyo yung basic requirements sa pagpa-survey. At para po may guidance po kayo, ay ang ating pong DENR ay mayroon pong tinatawag na Charters of Rights ng mga citizens kung saan po naandun po yung mga basic requirements para magpa-survey, no? At ano yung mga office na dapat mag-issue nito, pati timeline po nandun, no?
So kung susundin po ninyo yung mga lahat ng requirements, eh mapapabilis din po yung pagpatitulo dito, kasi ano ngayon, 'di ba, lately nag come out din po tayo ng video related to this, na kung saan ay tinatanong din pong tinatalakay din natin noon kung bakit o gaano katagal ang pagpa-survey. Well, yun nga, ang sabi po ng kanilang butihing director noon, eh, sabi nila with the introduction of the yung modern technology nila, nagkaroon na sila ng digital na pamamaraan or technology, no, sa pagpapatitulo, eh madali na lang daw po ito. That could be released. Dati daw po, mga 6 months, no, to a year. Now, eh, kung kumpleto yung mga dokumento, no, at lalo daw po, pag, madali na lang. It could be as a 5 working days. Kung hindi ako nagkakamali, no, base doon sa kanilang pronouncement nila, sa kanilang press release, ay ma-release na daw po yung umapa-approve, no, yung pagpatitulo, pagpa-survey. At dinidiscourage din po nila yung tinatawag na personal contact. Kaya kung nga't maaari, digital na lang or online yung kanilang pag-transact ng business with the clients, no? But again, lalo na ngayon, medyo may pandemic po, no? Yung kadalasan, nagkaroon ng lockdown, no? At kaya, kuminsan, skeletal force muna yung pumapasok sa office. All this contributes to the delay, no, in the processing or even in the approval, no, of the application or the release of the survey itself. Okay, so in a nutshell po, yun muna ang ating mga basic requirements na ating napag-usapan. So hopefully, kahit paano po, nakapagbigay po tayo ng kaakibat na informasyon hinggil sa usaping ito. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.